Kamusta ka, anime? Ito na ang episode 95 ng Invitational Tournament. Disclaimer lang ka, anime. Ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa Slam Dunk. I hope na lumabas na sana ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Bitch, get off of me, I'm fucking deep in Tennessee. With my brothers from the 3B, quick to click and break the peace. No respect for what they... Muli ngang nakakuha ng foul si Masashi dahil sa pagiging agresibo nito. Kaya naman, meron na siyang 2 foul. Mapupunta pa rin nga sa panig ng Shohoku ang bola at hawak na nga ito ni Miyagi. Habang idinidribble niya ang bola, napansin niya na sumenya sa kanya si Rukawa at nanghihingi ito ng pasa. Mukhang babawi si Rukawa. Mahinang sabi nga ni Miyagi. Sabay pasa niya kay Rukawa ng bola. Pagkakuha nga ni Rukawa sa bola, mabilis na nakipag-switch ng bantay si Sawakita para mapigilan niya si Rukawa. Ako na ang pipigil sa'yo, Rukawa. Tingnan natin kung magagamit mo sa akin ang natutunan mo sa Amerika. Wika nga ni Sawakita. Ang dami mong sinasabi. Maglaro ka na lang nang naaayon sa galaw mo. Pero isa lang masasabi ko sa'yo. Hinding-hindi mo ko kaya. Sagot nga ni Rukawa. Nagkatapat na yung number 9 ng Sano at number 11 ng Shohoku. Tama ka, kaibigan. Mukhang dyan na masusukat ang galing nila. Oras na malusutan ng number 11 ng Shohoku yung number 9 ng Sano. Isa lang ibig sabihin yan. Malaki tsansa na manalo ang Shohoku. Pero depende pa rin yung kaibigan. Nasa first half pa lang ang laban. Kaya hindi pa yan madidesisyonan kung sino talaga ang mananalo. Usap-usapan nga ng mga manonood. Biglang atake nga ni Rukawa. Pero nasabayan siya ni Sawakita. Yun nga lang, biglang nag-crossover si Rukawa at nagawa niyang maiwan ang depensa ni Sawakita. Sabay angat nito. Yun nga lang, biglang bulaga sa kanya ni Masashi. Pero di nagpatinag si Rukawa. At sinalpakan niya pa rin ito ng harapan. At yun, pumasok nga ang bola. Puntos nga para sa Shohoku. Ang score ay 49. Balik sa 5 ang lamang ng Shohoku. Nagsigawan nga ang mga Jologs na fans ni Rukawa. Pati nga ang mga tagahanga ng Shohoku ay labis na tatuwa sa ginawa ni Rukawa. Paano ba yan? Mukhang hindi nyo ko kayang dalawa. Dapat nyo pang dagdagan ang pagsasanay nyo. Wika nga ni Rukawa. Narinig mo ba ang sinabi niya sa Wakita? Mukhang minamaliit tayo ah. Wika ni Masashi. Niyayabangan niya lang tayo para lumakas ang loob niya. Pero hindi sa atin mananalo yan. Sagot nga ni Sawakita. Nung unang pagharap niyo ni Sawakita, Rukawa, talagang nahirapan ka sa kanya. Pero ngayon, kaya mo na makipagsabayan at nagagawa mo siyang maiwan. Malaki na din ang naging improvement mo sa laro. Halos parehas na kayo ni Sakuragi na lumalakas. Masaya ako sa nararating nyo sa mundo ng basketball. Mahinang sabi nga ni Akagi. Ibang klase ka talaga, Kaide Rukawa. Ilang buwan ang lumipas, halos kasing galing mo na si Sawakita. Pero syempre, hindi pa patalo sa'yo ang bata ako na yan. Kaya humanda ka sa pagbawi niya. Mahinang sabi nga ni Coach Domoto.
na kalmado lang sa laban. Nasa panig na nga ng Sano ang bola at hawak na nga ito ni Fukatsu. Maya-maya nga, biglang dinobolting ni Miyagi at Yasuda si Fukatsu. Kaya naman, naipit ito. Grabe depensa nila. Mahihirapan ako na makapag-set ng play nito. Bulo nga sa sarili ni Fukatsu. Dito Fukatsu, i-drop mo pababa ang bola. Wika ni Sawakita. Kaya ipinasa ni Fukatsu ang bola. At sakto nga ito kay Sawakita. Pagkakuha nga ni Sawakita sa bola, dumiretso ito. Pero napigilan siya ng depensa ni Rukawa. Ichinukura! Salo! Sigaw ni Sawakita. Sabay paasa niya ng bola dito. Sakto nga kay Ichinukura ang bola. Biglang takbo nga ulit ni Sawakita papunta sa gilid ng 3-point line. Hinabol naman siya ni Rukawa. Yun nga lang, nabigyan na siya ng screen ni Mikiyo. Balik mo sa akin, Ichinukura! Sigaw muli ni Sawakita. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Ichinukura at isang bullet pass ang ginawa niya. Sakto nga kay Sawakita ang bola. Sabay angat nga nito. Dahil na open siya at maganda ang pagkakabitaw nito sa bola, ayun, pumasok ito. At puntos para sa Sano. Ang score ay 14-12. Baba sa dalawa ang lamang ng Shohoku. Ayos! Ganyan nga mga kasama. Guluhin nyo lang ang mahigpit nilang depensa. Sigaw nga ng nasa bench ng Sano. Gumaganda na din ang play ng Sanwa. Kahit mahigpit ang depensa ng Shohoku, nakakaisip pa rin sila ng way kung paano nila mapapatakbo ang laro nila ng maganda at hindi nahihirapan sa pag-release ng bola. Una nga ni Coach Tauka. Pero sa palagay ko po Coach, hirap si Sawakita kay Rukawa. Kung hindi sa tulong ng screen ng number 50 ng Sano, hindi makakapuntos si Sawakita. Sabat nga ni Hikuichi. Ano ka ba naman, Hikuichi? Hindi naman 1v1 ang laban. 5v5 yan. Kaya dapat lang talaga nagtutulungan ng player. Inis na sabi ni Coach Tauka sabay batok nito kay Hikuichi. Ito talagang si Coach. Parang lagi na lang galit sa akin. Hindi na nga ako magkokomento. Mangiyak-ngiyak na sabi nga ni Hikuichi. Manahimik ka na lang kasi, Hikuichi. Yan, nakatikim ka tuloy kay Coach. Sabat nga ni Ikagami. Okay ang ginawa niyong offense team. Kung patuloy ang ganyan, siguradong kayang-kaya natin mabutas ang depensa ng Shohoku. Ngising sabi nga ni Coach Domoto. Nasa panig na nga ng Shohoku ang bola at hawak na nga ito ni Miyagi. Sabay atake nga nito at nagawa nitong malusutan ang bantay ni Fukatsu. Nakita nyo ba? Isang mabilis na galaw na naman ang pinakwala nung number 7 ng Shohoku. Paghangang sabi nga ng mga manonood. Sige Ryota, kaya mo yan! Sigaw ni Ayako. Diniretso nga ni Miyagi ang bola hanggang sa makarating ito sa ilalim ng ring. Bigla nga itong nag-hesitate. Kaya naman, napatalo ng di oras si Masashi. Sabay ngiti nga ni Miyagi. Ano? Isang fake! Ang gagawin niyang pagtira! Wika ni Masashi. Kaya naman, isang reverse ang ginawa ni Miyagi at pumasok ang bola. Puntos para sa Shohoku. Ang score ay 16-12. Balik sa apat ang lamang ng Shohoku. Ayos ang ginawa mo Miyagi. Parang nakita ko na ang galaw na yan ah. Minsan na niyang ginawa nung nakalaban natin sila sa elimination game. Tama ba ako, Hanagata? Wika ni Fujima. Tama ka Fujima. Nakita ko nga yan. Sagot nga ni Hanagata.
Ang galing mo dun ah, Kulotsky. Di ka nag-alinlangan na pumasok kahit alam mong may dalawang bakulaw sa ilalim. Wika ni Sakuragi. Siyempre naman Hanamichi, hindi ako natatakot sa dalawang bakulaw na yun. Sanay na ako na may makalaban na malalaki. Di ba nga, magiging isa akong magaling na point guard? Ngising sabi ni Miyagi. Oo naman Kulot, sabay-sabay natin aabutin ang pangarap natin ng magkakasama. Sagot muli ni Sakuragi. Grabe yung number 7 ng Shohoku. Ang lakas ng loob na umatake sa loob ng basket. Di man lang nakaramdam ng kaba. Kahit maliit siya, kayang-kaya niyang makipagsabayan sa ilalim. Sana, balang araw, maging kagaya ko rin siya. Wika nga ng isang manonood na humanga kay Miyagi. Muli ngang napabalik ng Shohoku ang lamang nila sa apat sa tulong ni Miyagi at Rukawa. Pero magagawa nga kaya ng Shohoku na mapabagsak ang kilalang distrito na SANNOH? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!